I believe that the organization and all its personnel, including all public safety officers, must be retrospect and examine themselves. Kailangan na nating tanungin ang ating mga sarili kung ano ba talaga ang problema. Hindi na pwedeng magbulag-bulagan dahil napakalaki na ng ating pinagbayaran. Mula sa pagtanggap at pagkilala sa mga problema, kumilos na tayo para ibangon ang imahe ng PNP. Alam ko naman na mas marami pa rin matitino, maayos at mga responsabling public safety officers. Upon you, the responsible and upstanding officers, lie the challenge of changing public perception. We have to initiate change now. Pasama niyo ako dito. Dito mahalaga ang mga programang tulad nito ng Philippine National Police College at ng Philippine Public Safety College. Education is an essential tool that equips us with the skills, competence, and esteem needed to achieve our goals in life. And in your case, to serve the public by upholding law and order. And while this ceremony marks the culmination of your efforts in completing the Public Safety Officers Basic Course, as the word commencement properly indicates, today is just the beginning of the application of what you have learned. Gamitin natin ang tama ang mga natutunan natin sa loob ng 4 na linggo ng mga classroom para muling mabawi ang tiwala ng taong bayan. Sa ating mga graduates, bibigyan din ko ang kahalagahan ng inyong papel bilang mga public safety officers, bilang mga miyembro ng BFP, BJMP at PNP. Walang duda, kawani kayo ng mga mahalagang institusyon ng ating bansa. Sa larangan ng mga nasa larangan ng paglilingkod bayan, kayo lamang sa sibilyang gobyerno ang hiningang magtaya ng buhay araw-araw sa pagtupad ng inyong mga tungkulin para sa kapakanan ng lipunan. This is the great sacrifice that all you make every day of your life. Kaya nga, saludo ko sa inyo. Kung wala kayo, kung wala ang inyong katapangan at pagsasakripisyo, walang kaayusan, walang pag-unlad. I firmly believe that national development cannot be fully achieved without peace and order. This is the reason why I have and will continue to support our peace and public safety officers and organizations. Aaminin ko po na hindi ko makakamit ang marami sa aking mga accomplishments kung wala ang tulong ng ating public safety officers, partikular na ang kapulisan, kasama ang karaniwang mamamayang naglilingkod sa lipunan sa abot ng kanilang makakaya. Napatunayan ko na at saksi po ako na epektibo ang pagsasalib puwersa ng pulisya at mga mamamayan sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan. Noong 1995, naging vice gobernador tayo ng Cavite. Sa tulong ng kapulisan at mga ordinaryong sibilyan, nalambat natin ang biggest drug hole in Philippine history noong panahong yun. Pati na rin ang paghuli sa mga illegal fishermen at mga pirata. At nung maging gobernador naman po tayo, todong suporta ang ginigay ng PNP at ng mga mamamayan kung kaya't matagumpay nating nabago ang imahe ng Cavite mula sa pagiging murder and salvage capital of the Philippines tungod sa pagiging isa sa pinakamatahimik at mapayapang lalawigan sa buong bansa. We also became successful in driving away drug pushers from Cavite bilang pagpapahalaga at para epektibo pa ng kanilang mga gamitan.
gaya ng pagbibigay ng mga bagong mobile patrol, radio at mga baril. Ang Cavite rin, ang unang nagkaroon ng mobile so-conversory. Mula na sa sariling bulsa, nagbigay tayo ng mga insentibo sa mga outstanding municipal police units and personnel. Again, with the help of the PNP and the BFP and all its officers and personnel, we instituted the most comprehensive emergency response system, the Cavite Rescue 161, the country's most high-tech public safety communication system at the time. Naging kaagapay ko rin ang PNP sa anti-video piracy noong tayo naging chairman ng BRP. At dahil sa pagtutulungan na ito, maraming parangal ang natanggap natin sa loob at sa labas ng bansa. Kaya nga malaki po ang utang ni Bong Revilla sa inyo. Ito ang dahilan kung kaya't nagsusulong ang inyong lingkod ng mga hakbang para maiangat ang profesyon at pamumuhay ng ating mga public safety officers. Yung bang para makalugog-lugog naman sila kahit paano sa kabila ng karampot na sahod na ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Noong 15th Congress, ngayong 15th Congress, inihain ko ang Senate Bill number 26 na lalong palawigin ang scholarship grant para sa anak ng ating mga pulis, sundalo, bombero at jailguard in order to further encourage and reward them for their selfless commitment to the community. It is important to increase the benefits of our public. Sa araw-araw na pagsisikap ng ating mga public safety officers ay sa maliit na parang ito, maipakita natin ang ating pasasalamat. Before I end my speech, may I request our graduates to please stand up. Congratulations to all of you. Ang hiling ko lang, huwag nating isipin na dito natatapos ang laban. Umpisa pa lang ito. Continue to educate yourselves and strive to enhance further your performance. As public safety officers, sa puntong ito, ipakita ninyo ang inyong galing. Ipakita ninyo na kayo ay tunay na Pilipino na nagmamahal sa sariling lahi. Palakpakan po natin sila. Tandaan ninyo, may mga mas mabigat na laban pa tayong haharapin. At asahan ko na hindi kayo bibitaw at patuloy na tutulong at susuporta. Napakarami pa ang dapat gawin at walang anumang bilang o bigat ng pangungutya ang maaaring pumigil sa atin upang mulit-muling magsikap at ialay ang ating kakayahan. Just keep your focus and do what needs to be done. Ultimately, just do the right thing. Basta't ipagpatuloy nyo lang ang pagpapakita ng inyong kakayahan at pagtupad ng inyong tungkulin. Your goals would come sooner than you expect. On my part, be assured of my continuing support. Magtulungan po tayo para sa higit na ikabubuti ng ating bansa. I owe the police organization plenty, and I am not one who forgets, whoever forgets. Mabuhay ang BFP, mabuhay ang BJMP, mabuhay ang PNP. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.